Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Praise God. Hallelujah. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nakakapakinig ngayong araw na ito. Naniniwala po tayo na lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon. Kung nag-iisip ka pa, kung ikaw ay pinagpala, tignan mo na lang kung ikaw ay humihinga, nakabangon pa, kumain pa, o may naisuot pa ngayong araw na ito. So ngayong araw na ito, tadtad na tadtad ka ng pagpapala bukod sa katabi mo na naging magiging pagpapala para sa iyo. Higit sa lahat, kasama po natin ang ating Panginoon at hindi tayo pinabayaan at hindi po tayo iniwan. Pwede po ba at least dalawa o tatlong tao batiin naman natin na nakaka-bless na good morning? Amen. Praise God. Praise the Lord. So welcome po sa, tayo po ngayon ay nasa pangatlong installment ng ating series entitled First Thing First. Sinabi natin dito na tiyak na may bunga kapag inuna ang una. So marami po tayo mga kapatid na kinakailangan na ma-identify na mga una sa buhay natin. Napaka-importante po niyan. Sinabi po natin kapag tayo ay nag-goal setting, ilist mo na lahat ng pinaka-importante o yung mga importanteng bagay na gusto mong makamit, gusto mong maabot o gusto mong ipanalangin. O yung mga dreams natin, yung mga visions natin sa ating buhay, ilista mo na lahat ng goal na yan. After mong mailista yan, for example, mga 50 o kaya naman 20, you have to narrow down those goals. Kinakailangan i-narrow down mo siya kung maaari hanggang 4 o 5 lamang. Dahil ang point doon kapag na-narrow down mo yung goals na yon, yung mga goals na yon sa mga pinaka-importante, tatamaan mo rin yung mga ilang importante. Kaya nga kinakailangan hustler ka pagdating dito na ma-identify mo yung pinaka-priority mo. Kaya nga po dito sa series natin na ito, tinutulungan tayo, ano po ba yung dapat nating gawin? So tiyak na may bunga kapag inuna ang una. So dalangin po natin na itong taon na ito ay may maging mabunga para sa ating lahat. Kaya nga po tayo may tinatawag na first day of the week. Every first day of the week, talagang kultura na natin mga Kristiyano ang nananambahan. Of course, every day pwede po tayo magkaroon ng gathering. Meron din naman kasing ganun na example sa Bible. Pero kasi kaya naging culture na ng mga Christians na magkaroon ng pananambahan every Sunday na regular because doon nag-resurrect ang ating Panginoong Jesucristo, who is the head of the church. First day of the week. Kaya nga napaka-importante yung first day of the week noon. Kaya sinabi sa Hebrews 10:25, na huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa mga gawain na katulad nito. Lalo't higit sa lahat, nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. And sinabi din doon that we should encourage one another. So every time na ikaw ay nananambahan, kapatid, every time na ikaw ay dumadalo sa ganitong klaseng gawain, lalo na sa first day of the week, tayo ay na-encourage. Tayo ay tumatatag. Kaya yung mga umaattend ng gawain, sila yung mas mga encourage. Kasi nga, dumadating yung panahon ng discouragement sa atin. Kaya tiyak yun, tatagal ka sa pananampalataya kasi binigyan mo ng pagpapahalaga itong first day of the week na ito. Meron pa tayong tinatawag na firstborn. Of course, pag-uusapan po natin ito sa ating Ignite every last Tuesday of the month. Yung atin pong Ignite, pag-uusapan natin itong firstborn na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So kapag siya naging sentro ng ating gawain, pag siya naging sentro ng ating buhay, kapag alam mong i-treat ang ating Panginoong Jesucristo, kung sino siya, maniwala ka kapatid, tiyak na maaapektuhan ka noon. Kaya nga may tinatawag din tayong first fruits, may mga tithes and offering din tayo para dito sa ating pagbibigay, lalo na ibig sabihin, inuuna natin ang ating Panginoon sa lahat ng bagay. Every time you give, natatanggal ang greediness sa buhay. And every time you give, ikaw ay nag-a-attract ng blessing sa iyong buhay. Kaya nga mga kapatid, pwede kang yumaman pero hindi ka mapagbigay, pero pwede kang sumagana sa buhay na mapagbigay ka. Pero yung mga bagay na mga sumasagana na kung saan napaka-greedy nila mga kapatid, makakasama sa kanila yung mga bagay sa buhay nila. Pantanggal ito ng greediness, ang giving. Eh lalo na kapag kinaya mo ang first fruits, di madali na ang tithes and offering natin. Matatanggal na yung greediness sa atin. Saka mga kapatid, matatanggal na yung mga naka-block na mga harang sa mga pagpapala na mula sa Panginoon sa atin. Kaya nga napaka-importante nito. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, sinabi ng Panginoon. Ino-honor. Kasi kung nasan yung bigat, kapag mabigat yung ginawa, ibig sabihin ng honor, wait. Pagdating sa first fruit, dahil mabigat yun, dadaos-dos pa baba eh.
yung mga pagpapala sa atin, mas madali na bumagsak yung mga pagpapala, bumaba yung mga pagpapala sa atin. At sinabi doon, mag-overflow daw yung ating barn. Kaya kapag ikaw ay nag-first fruits, napaka-importante may barn ka rin, may lalagyanan ka rin. San, ano ba yung gusto mong punuin ni Lord ngayon? Kung maglagay ka ng bank account mo, maglagay ka ng sobre mo para sa ganitong dream mo, sasakyan, bahay, promotion, I don't know. Pero tiyak yan mga kapatid, every time you give your first fruits, mag-overflow yung blessing ng ating Panginoon. Hindi ko alam kung ano yan, dream na yan. So makikita po natin mga kapatid, minsan naghahanap tayo ng mga kapamaraanan paano gagana yung buhay natin. Tandaan po natin na tayo ay nasa kingdom ng ating Panginoon. At sa bawat kingdom may law na tinatawag. Next week na natin pag-uusapan yon sa ating ending pagdating dito. So kinakailangan pag alam mong mag-operate sa loob ng kingdom, maniwala ka mga kapatid, nasa kingdom ni Lord ang lahat ng supply. At yun ay available na sa ating lahat. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Available na lahat ng pangangailangan natin sa kingdom ng Panginoon. Next week, bring your friends, your family, and of course yourself para po dun sa last na topic natin. So tiyak na may bunga kapag inuna ang una. Kasi tiyak yan mga kapatid. Tiyak yan, napiplease ang ating Panginoon pag marunong tayo dun sa law of priority dahil lahat ng nagtagumpay na tao ay may nahit na priority. Your priority will determine your destiny. Your priority will determine your victory. Someone said that to be a champion, you must act like one. Act like a champion. So dito po mga kapatid sa series natin, part 2. Yung part 1 natin, sinabi natin how to prepare like a champion. So kinakailangan, dapat kilos champion ka, preparation pa lang. Kasi mga kapatid, yung tunay na battle, limbawa 12 rounds na boxing yan. Mga kapatid, ilang minuto lang yan compared mo sa ilang buwan na preparation mo. Kasi ganun nga talaga ang champion, ang pagiging kampiyon. Tip of the iceberg lang yung tunay na yung talagang laban dyan. Pero napakatindi ng preparation na ginagawa. So kinakailangan makuha natin yon. Paano ba umaakto? Paano ba yung kilos? Paano ba yung pattern ng buhay? How to be you? Itatanong natin sa mga kampiyon, napaka-importante ng preparation. So how to prepare like a champion? So let's look at the greatest champion who ever lived on earth. Pinag-usapan natin noong nakaraan itong Matthew chapter 3 verses 13 hanggang 15. At sinabi natin na ang mga kampiyon ay may tamang preparasyon. Again, if you want to win this year for the Lord, if you want to glorify the Lord, mga kapatid, sa pagkapanalo mo dito, sa pagiging overcomer mo, sa pagiging winner mo, napaka-importante mga kapatid na kukopyahin natin walang iba kundi yung greatest champion who ever lived on earth. Naipanalo niya ang laban, it is finished. Napanalo niya ang laban sa kasalanan, napanalo niya ang laban sa kaaway. So napaka-importante nitong pinag-usapan natin nung nakaraan. Sinabi natin, importante, if you want to prepare like a champion, just make it right. Kailangan may tama kang gagawin. Yung unang pinag-usapan natin nung nakaraan, you need right connection. So it must be personal, sacrificial, and beneficial. Sasadyain mo talaga. Magsasakripisyo ka talaga at dapat magbe-benefit sa'yo ito. Kaya maraming hindi gumagana. Minsan kahit gaano kaganda ang isang gadget, pag mali ang connection niya, tapos. So may mga pamantayan tayong pinag-usapan noong nakaraan. Review na lang po natin. Second, right timing. Ganyan mag-prepare ang champion. Sinabi, pag nag-ring na, pag napalo na yung gong, hindi ka pwedeng patras abante dito. Go-go ka na. Kasi yun na yung pagkakataon mo na maging kampiyon. Yun na yung pagkakataon mo kapatid na kung saan may practice lahat na napaghandaan mo. Kaya lang, paano mo masasabi na right timing na ito? Sinabi rin natin yun sa text natin mga kapatid, may mga pamantayan yon. Adoration, make it sure makakaglorify sa Panginoon. Pangalawa, accomplishment, kinakailangan may ma-accomplish ka dito at may agreement. Napaka-importante nung agreement, napaka-importante na hindi lang ikaw ang naniniwala. Yes, may hindi maniniwala, pero dapat may naniniwala rin sa'yo. May nag-a-agree din dun sa kilos mo. Kaya nga, John consented. Ayaw nga ni John eh, nang magpapaptize. Pero sa dulong-dulo, nag-agree si John sa gagawin niya. Ito pag-uusapan natin ngayon. Then right purpose.
Paano mo malalaman ito ay tamang purpose? May great cause siya. Worth fighting for. And of course, ito ay God-centered. So reviewin po natin itong maigi, mga kapatid, at ituloy natin. Yung susunod na passage, mga kapatid, and John consented and John agreed. Pumayag na siya na ibaptize siya ni Jesus Christ. To fulfill all righteousness, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 6. Itong natitirang dalawang verse. Verses 6, Matthew chapter 3, verses 16 hanggang 18. Ito nangyari. Ito yung dahilan ni Jesus Christ. Bakit pinagpilitan niya na mabautismuhan ni John? 16. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. By the way, kaya nga ang baptism, mga kapatid, ang baptism ay para lamang sa mga may edad na. Kasi ang ibig sabihin ng baptism, baptizo, to immerse or to submerge. Hindi ka pwede magpabaptize ng wisik-wisik. Kasi ang baptism inilulubog. Ang baptism, mga kapatid, pang may sarili ng desisyon sa buhay. Sinabi natin, ang baptism ay personal na desisyon. Napansin nyo, kahit ayaw siyang i-baptize ni John, nag-desisyon pa rin siya na magpa-baptize. Wala nang pakialam dito ang iba. Kaya nga iba ang dedication, ang sa bata dedication. Nung bata pa si John, si Jesus Christ, nung bata pa si Samuel, siya ay dinedicate ng mga magulang yan, siya ay dinedicate ni Hannah. Biruin mo, naging kingsmaker si Samuel, biruin mo. Ang Panginoong Jesucristo, dinedicate siya ni Jose at ni Maria. Parental decision siya kasi hindi pa kaya mag-desisyon ng bata. Biruin mo, lubog mo yung bata. He came up out of the water. Kaya nga po sa inyo, kung may mga anak pa po kayo na hindi pa nadededicate sa Panginoon, magsabi lang po kayo, mga kapatid. Magsabi lang po kayo para ma-arrange po natin ito. Basta, magsabi lang po kayo. Para dito, pagdating sa baptism, magsabi lang din po kayo. Mga kapatid, nakuha po natin, as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning on him. At that, by the way, ang baptism mo, mga kapatid, ay para sa mga ligtas na, sa ating mga mananampalataya. At wala nga po itong kinalaman sa kaligtasan. Ito po ay public expression of an inward work. Public expression of your salvation. Kasi si Jesus Christ, hindi naman para maligtas siya dito. Nakuha po natin siya. At that moment, heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning on him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love, and with him I am well pleased." Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita, at I hope nakausapin tayo ngayon ng ating Panginoon. Muhammad Ali once said, "I hated every minute of training, but I said, don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion." Hindi madali ang training, pero ang isang kampyon, tinutulak niya yung kanyang sarili, minomotivate niya yung kanyang sarili. Don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. Pay now, play later. Pay now, enjoy later. Prepare like a champion. So how to prepare like a champion? So ito po yung topic natin ngayon, prepare like a champion part 2. Lahat po ng mga kampyon at ready maging champion sa buhay dito, magsabi po ng malakas na amen. Amen. Number 1, verse 16. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened. And he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning on him. Number 4, how to prepare like a champion. Number 4 is right power. Kinakailangan, lalaban ka, wala kang kapangyarihan. Hindi pwedeng yung wala kang lakas.
Hindi, wala akong kapangyarihan eh. Yun nga ang issue, wala na nga tayong power, hahayaan pa natin. Hindi mo kakayanin. Lahat ng kampiyon may kapangyarihan. May tamang lakas, may tamang kapangyarihan. Right power. Kaya lang, kinakailangan natin, importante yung right, dapat tama. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, sa mundong ito, pag hindi ka makapangyarihan, kawawa ka. Pag hindi ka makapangyarihan, kakawawain ka. Pag wala kang power, lalait-laitin ka. Pag wala kang kapangyarihan, kapatid, kulelat ka. Yan ang realidad sa mundong ito. At dyan din nag-ooperate ang mundo. If you don't have power, mga kapatid, hindi mo mamamaximize ang buhay. Kaya napaka-importante ng power. Sabihin nga po natin, power. Napaka-importante ng power na ito. Para di ka kawawa. Acts chapter 10 verse 38. Ang Panginoong Jesucristo na ito, mga kapatid. Ha? Acts 10:38. And you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So sinabi natin, there are two natures of the Lord Jesus Christ, divine and human nature. He is 100% God and 100% man. Noong nagkatawang tao ang ating Panginoon, therefore, kinakailangan niya ng power. Nagbibigay siya ng example sa atin. Ang Panginoong Jesucristo na mismo, mga kapatid, nagpakita siya ng halimbawa na bilang mga tao, kinakailangan natin, mga kapatid, ng kapangyarihan. God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Kaya nga napaka-importante, kaya lang dapat tamang power, katangian ng tamang kapangyarihan. Ano yung katangian ng tamang kapangyarihan? First, mga kapatid, it is godly. Dapat ito ay galing sa Diyos. Dapat ito ay maka-Diyos. Tingnan niyo po. At that moment, verse 16, heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. Bakit kinakailangan natin, mga kapatid, ng right power? Dapat ito ay godly. Why? Because we can use or abuse power. Power can make or break us. Hindi porket kapangyarihan, mga kapatid, makakatulong na sa'yo. Nakakita ka na ba na nakuryente at kanyang ikinasawi? When was the last time na balitaan mo because of that power na abuso niya ang isang tao? Na abuso ang isang bayan? Kuha po natin, mga kapatid. Kaya kinakailangan ang power na dala-dala mo ay godly. You know what? There are 6 types of power. May 6 na types ng power according sa mga social psychologists na si John French at Bertram Raven. Kanila pong natuklasan ito noong 1959 at noong 1965. 6 po ito. Silang dalawa kay Raven yung pang-6 na. But may dadagdag na lang akong pang-7. Na napaka-importante. First, yung tinatawag nilang reward power. Yung reward power na ito, it is the ability to reward others when they follow your wishes or instruction. Ibig sabihin, may kapangyarihan ka pag may abilidad ka na magbigay ng reward. Para mapakilos yung tao, power ang tawag doon. Pangalawa, mga kapatid, ay expert power. Ito naman, mga kapatid, yung ability, ito yung expertise ng isang tao sa isang particular na subject or area. Ito yung expertise mo. Kapag na-apply mo yun at nagagamit mo at may nagagawa ka, ang tawag doon ay expert power. Number 3 is the legitimate power. Pag sinabing legitimate power, ito yung pinoportray, ito mga kapatid, yung ginagampanan ng tao dahil sa kanyang ability o sa kanyang position o sa title na mayroon siya. Napansin mo, mga kapatid, kapag ikaw ay may title, kapag ikaw ay may position, you have a certain power. Ang tawag doon ay legitimate power.
Kaya nga kapag itinataas ka, pinopromote ka, baka kailangan mo yon para sa iyong buhay, sa iyong kumpanya. Legitimate power. Number four is the coercive power. Itong coercive power na ito, it is the ability to deliver consequences. Coercive power ang tawag nun. Na kapag hindi ginawa, may ipapataw ka na consequences kapag hindi niya nagawa yon. Coercive power ang tawag doon. May kapangyarihan ka magpataw o mag-deliver ng consequence. Number five, mga kapatid, is the referent power. Yung referent power naman, ito naman yung may ka-ability ka na mag-influence sa ibang tao because of your personality or pagiging attractiveness. Napansin niyo po, mga kapatid, kapag may referent power ang isang tao, may ability siya na mag-influence. Kaya nga may influencer o kaya may mga public na figures na kung saan kaya mag-set ng trend, referent power ang tawag doon. At yung huling-huling natuklasan nila, ang tawag dito ay informational power. Ito yung may ability ka na mag-withhold o mag-reveal ng powerful na information. Kapag nakapag-reveal ka ng powerful information, may nagagawa ka, may nagagawa sila. Knowledge is power, information is power. So ito po yung anim na natuklasan na pinag-aralan ng mga social psychologists. Pero may pampito, let me add, ang tawag dito ay supernatural power. Ang supernatural power, mga kapatid, ay supernatural ability that comes from God or demons. Dahil, mga kapatid, ang masasamang spirito, mga demonyo, ang kampon ng kadiliman ay may kapangyarihan din. Nagpapagaling din, kaya hindi lahat ng kagalingan ay galing kay Lord. Hindi lahat ng mga mahika, kay Joseph pa lang, kay Moses pa lang. Nagmamagic na sila, gumagawa na ng mga himala itong mga ito. Hanggang sa Revelation, gumagawa ng mga himala. Kaya nga titignan mo, ano ba itong supernatural power na ito? Kaya nga ang tanong, kanino ba galing yung power? Kanino ba galing itong kapangyarihan na ito? So ang tamang power dapat galing kay Lord. Dapat galing sa ating Panginoon. Kaya nga if you really want to become a champion in life, kailangan mo ng right power. Kasi dulong-dulo, gagapiin din naman ng Panginoon yung kaaway. E di talunan din. If you want to become a champion, kailangan mo ng power. Second, mga kapatid, nakatangian ng tamang power. It is orderly. Nasa ayos. At that moment, heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning on him. Sinabi sa easy English version, he came down like a dove and stayed on Jesus. Ang tamang kapangyarihan ay may ayos, may direksyon. Sa makatuwid, hindi sabog-sabog. Dahil hindi pinupuntahan ng banal na spirito, hindi pinupuspos ng banal na spirito ng kanyang kapangyarihan ang mga hindi nararapat. Napansin mo si Lord? May ayos. Hindi siya sabog-sabog. Remember that God is the God of order. Katangian ng kaaway, mga kapatid, manggulo. Kaya nga hindi pwede na yung power ay sabog o kaya wild. Lagi ko po yan itinuturo sa mga mananampalataya. But hindi ko sinasabi na walang, minsan parang para kang high, di ba? Parang ang lasing sila at that time. But still, mga kapatid, may direksyon yung kapangyarihan na yon. Kasi parang ganito yan, parang apoy yan. Yung same na apoy na lumuluto, ay same din na apoy na pwedeng sumunog ng bahay at buong kagubatan. Kaya nga kinakailangan, nasa order, nasa ayos. Why? Because God is the God of order. Kapag hindi mo inayos ang kapangyarihan na yan, pwede yan magwasak ng buhay ng tao. Pwedeng mawasak ang buhay natin. It must be in order. 1 Corinthians 14:33, for God is not a God of disorder, but of peace. 1 Corinthians 14, 39 hanggang 40, so my dear brothers and sisters, be eager to prophesy. Don't forbid speaking in tongues.
Huwag ipagbawal ang speaking in tongues. Kaya sinabi ni Apostle Paul, I speak in tongues more than all of you. Kaya nasulat itong 1 Corinthians, huwag mong guluhin. May nagsasalita, may nagpipreach, speaking in tongues dyan. Are you still practicing this? Don't forbid speaking in tongues. Pero may sinabi sa verse 40, but be sure that everything is done properly and in order. Kaya nga mga kapatid, importante yung order. Kaya nga ang mundo, nung nilikha ng Panginoon ang universe, may tinatawag na, alam nyo, may tinatawag na solar system. God is the God of system. Ay, maniwala ka, pag natutuhan mo yung sa negosyo, kapag natutuhan mo sa buhay yan, maniwala ka yung system na yan magbibigay ng order sa'yo. At once na nagkaroon na ng ayos, doon na mag-multiply ang ating Panginoon. Nung naayos ng universe, nung naayos ang mundo, saka lang niya sinabing go and multiply. Nung nagpakain si Lord ng 40,000, feeding of the 4,000, and feeding of the 5,000, inayos niya muna yon. Sinet niya muna yun in order, saka naghimala ang Panginoon. So kapag nag-aayos na ng buhay ang isang tao, dun na siya nagmumultiply. Kapag inaayos na natin yung buhay natin, mga kapatid, mas maraming blessing na dumadating sa ating buhay. So napaka-importante ng order. Sabi nga po natin, order. Ayos. Right power has an order. Kaya may solar system tayo, may ecosystem tayo, at ang katawan natin tad-tad ng system dahil gusto ng Panginoon, huwag mong sirain ang sistema ng mundo, huwag mong sirain ang sistema ng katawan mo. Doon siya aayos. Napansin mo, kapag nasira ang sistema ng katawan, mahihirapan ka ng magtrabaho, hindi ka na magfa-function. So wag papabayaan itong system na ito. Kinakailangan, in order pa rin siya para mag-function tayo ng mas maayos. Right power has an order. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Tignan niyo po ito. And you will be my witnesses. Saan? In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Napansin niyo po yung pattern? Nasa order. Kapag ikaw daw mga kapatid ay na-empower ng Holy Spirit, magiging witness ka. Ibig sabihin mga kapatid, martir ang tawag dun. Ibig sabihin, handa kang masaktan para sa ipinapagawa ng Panginoon. Na kapag nanalangin ka, inaasar ka, okay lang yon kasi witness nga ako eh. Na kapag nagsisimba ka, nilalait-lait ka, okay lang yon. Ganun nga ang witness eh. Hindi katulad ng nahihiya ka, ayaw mong pakita ito kasi baka bulihin ka, hindi ka witness. Kasi ang mga witness, martir tawag doon, marturos yung nakalagay dito. Ngayon, sa pagiging witness, mga kapatid, you shall receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses. Saan daw? Jerusalem muna. Kaya nga ang atake, whether sa buhay, sa ministry, kinakailangan, Jerusalem muna. Lagi ko sinasabi ito, mga kapatid, sa mga pastors, mga bishops, na nilagay ka dito ni Lord, ginagawa mo, yun nando dun. Parang binigyan ka ng assignment dito, iba yung ginagawa mo. Mind your own business. Kaya lang, pagtapos dito, malakas na sila dito, mag-Judea Samaria na. Pagtapos ng Judea Samaria, to the ends of the earth na. Bago po nadagdagan ng Amazing Hope ng campus, ng Daughter Church, mga mahigit 5 taon bago tayo nagkaroon ng unang-unang campus. Kasi yun ang technique doon. Ang dami mong inabot, ang layo-layo nun eh. Hindi mo tuloy ma-follow up. Hindi mo tuloy ma-train kasi ang lalayo. Whereas kapag naabot mo muna yung malapit, di ba, Jerusalem, mas madadalian ka. Mas madami kang makakasama, mas madali kang makakapag-train. Dito, kapag marami na kayo, malakas na kayo dito, Judea, Samaria naman. Kaya ngayon, to the ends of the earth na tayo. Kaya ipanalangin niyo po mga kapatid, yung mga campuses natin, Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa iba't ibang parte ng daigdig. Kasi may kakayahan na tayo na gawin yun. Nakuha po natin, ganun din sa negosyo. Ganun din sa buhay. Mahirap ka mag-disciple, ang layo ng tingin mo eh.
Ang layo nang inaabot mo eh. Ang dami-daming tao sa paligid mo. Nandiyan dyan ang anak mo naghihintay. Nandiyan yung mga pinag-aaral mo na nasa tabi mo. Nandiyan yung mga kumari, kumpadre mo. Nandiyan yung mga kapitbahay mo, kaibigan mo. Nakuha po natin mga kapatid, ang tamang kapangyarihan, may ayos, hindi magulo. Hindi sa wild, may ayos. Pangatlo, paano natin madidetermine kung ito ay right power? Third, it is truthfully. Napansin niyo po mga kapatid, nakalagay dito, at that moment, heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. Katangian ng right power, it is godly, it is orderly, it is truthfully. He saw. Dapat totoo. May power ako. Hindi halata. Nakapag-exercise ako, hindi halata. May napanood ako noon, nung nakaraan, isang basketball na trainer at coach, di nung magpapasko, magbabagong taon. Sinabi niya sa team niya, uwi tayo, kanya-kanya sa bahay. Pero wag niyo pababayaan yung shape ninyo. Mag-train pa rin kayo kahit nasa bahay kayo. Sinabi niya ganun. Pagbalik nila, hingal na hingal yung mga kasama niya eh. Sabi niya, halatang di kayo nag-exercise. Ang hina na ng resistensya niyo, halata. Nakuha po natin mga kapatid, dapat halata. Kung sinabi mong nagbasa ka, dapat halata. Sir, nagbasa po ako. Tapos tatanungin mo, wala namang maisagot. Dapat halata. Kapag nag-fasting ka, dapat halata. Nakuha mo kapatid. Kapag nag-aral ka, dapat halata. Sabi mo sa katabi mo, dapat halata. Yan. Ang paglago ay sinasadya at dapat ito ay halata. Mahirap dayain ang mga bagay-bagay. Pwede mong dayain yan, but at the end of the day, pagdating ng pressure, pagdating ng problema, hindi mo kakayanin. Kaya nga hindi aangat ang isang tao, mga kapatid, na dinadaya niya yung mga bagay-bagay. Kitang-kita, he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning on him. Dapat halata at hindi haka-haka. Someone said that truth is powerful and it prevails. Ang katotohanan, mga kapatid, makapangyarihan ito at magpe-prevail ito. Kahit na anong pigil ng mga tao, maninindigan pa rin ang katotohanan. Kahit hindi nila paniwalaan ang Diyos, lilitaw pa rin ang katotohanan. Marami na mga kapatid, sinabi hindi totoo ang Bible, hindi totoo ang Diyos. Pinilit pang ang sunugin ang Bible, pinagplanuhan nila mga kapatid na kung saan mawala sa mundo ang Biblia. Lahat na nagplano nun, wala na. Ang Bible nag-i-exist pa, kaya tama ang Bible mga kapatid. Sinabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Kaya yung Bible mga kapatid, yung salita ng Diyos na pinaniniwalaan natin, hindi magpa-pass away ito kasi katotohanan ito. Come on! Kahit anong gawin nilang sira dito, kahit anong gawin nilang sira sa ating Panginoong Jesucristo, mag-i-exist at mag-i-exist yan. Truth is powerful and it prevails. So how to prepare like a champion? Number four is right power. Pag wala kang kapangyarihan sa mundong ito, kapatid, kakawawain ka. Kakawawain ka ng mundo. Pero dapat tamang pamamaraan. Hindi pamamaraan ng mundo. Pag wala kang kapangyarihan, kawawa pamilya mo. Wala kang kapangyarihan, kawawa ka naman. Buti yung katabi mo, hindi kawawa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kawawa. Kasi may kapangyarihan tayo. First, it is godly. Kaya nga, yung gusto ng kapangyarihan, pero hindi sa maka-Diyos na kapamaraanan, guguho din yun. Orderly and truthfully. Number 5. Verse 17. And a voice, eto na. And a voice from heaven. Di ba nabanggit ko noong nakaraan, importante itong baptism na ito para sa preparation, para sa atake ng Panginoong Jesucristo sa ministry niya, para malaman na siya talaga ang tunay na Messiah. Kasi nakalagay sa Book of Isaiah, nakalagay sa prophecy, dadapo sa kanyang Spirito ng Diyos. Pangalawa,
anak siya ng Diyos. Kaya nga, and a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love, and with Him I am well pleased." Importante din yun, mga kapatid, sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo. How to prepare like a champion. Number 4 is right power. Number 5 is right motivation. Napaka-importante nito, kapatid. Right motivation. Someone said, "With the new year comes a refueled motivation to improve on the past one." With the new year comes a refueled motivation to improve on the past one. Bawat taon, the only constant in this world is change. Nagbabago ang panahon, hindi pwedeng yung gasolina mo, kagabi nag-gasolina ulit ako. Hindi pwedeng yung gasolina mo last month, gasolina mo pa rin ngayon. Gasolina mo last year, gasolina mo pa rin ngayon. Kasi nauubos eh. Kaya nga ang payo sa amin, for example, sa sasakyan namin, hindi mo sinasagad. Kasi mamaya, sinagad mo ng 2 taon, sinagad mo ng 3 taon. Mamaya, nasa liblib na lugar ka, wala kang baterya. Kinakailangan, nagre-refuel tayo. Kinakailangan, nagre-recharge tayo. Kinakailangan, mga kapatid, may nag-i-improve tayo, pati daw yung motivation natin. Alam niyo po ba, mga kapatid, that right motivation contains at least 2 reliable sources. Yung motivation kasi na yan, sinabi natin, of course, hindi ka man laging motivated eh. Kaya nga napaka-importante ng self-discipline. Para kapag hindi ka na motivated, yung disiplina mo ang tutulong sa'yo para magpatuloy. But hindi natin maitatago, hindi mapapasinungalingan na ibang kumilos ang motivated. Ibang magtrabaho ang motivated. Ibang sumamba ang motivated. Ibang mag-preach ang motivated. Ibang mamuhay ang motivated. Kailangan nito. This is my Son, whom I love, and with Him I am well pleased. Motivation contains at least 2 reliable sources. First, ito na. Listen to a reliable voice. Paano ka nag-stay na motivated? Ang dami nagtatanong sa akin. Pag demotivated ako, sumasama ako sa mga taong hindi lugmok. Lugmok na nga eh. Sarama pa ako doon. Baka magsama-sama kami yan. Tumalon sa kung saan-saan. Demotivated ako eh. Kaya lang, baka magkamali ako. Yung demotivated ka, inis na inis ka sa buhay, sumama ka pa sa isang inis. Kaya nga kinakailangan, mga kapatid, you have to listen to a reliable voice. Makikinig ka sa isang reliable na boses. And 17, and a voice from heaven said, and the primary source of the voice of God is the Word of God. Ulitin ko, kapatid, ang primary source ng voice of God ay Word of God. Alam mo, kapatid, hindi ko marinig ang boses ni Lord. Grabe, hindi ko siya mapakinggan. Baka kaya hindi mo marinig ang boses ni Lord, baka nakapikit ang mata mo sa salita niya. O kaya baka hindi natin marinig ang salita ng Diyos kasi hindi naman natin binubuksan ang Bible natin. Kasi ang primary source ng voice ng ating Panginoon, walang iba kundi ang Biblia. Listen to this, brothers and sisters. Be careful who you listen to because you might end up with their result. Ulitin ko. Be careful who you listen to because you might end up with their result. Ito natutuhan ko sa buhay, mga kapatid. Hindi lahat pinakikinggan ko. Dahil baka yung pinakikinggan mo, mag-end up ka rin. Dahil nakinig ka sa kanya, naniwala ka sa kanya, yung resulta niya, resulta mo na rin. Dahil nakinig ka sa kanya. If you want to stay motivated in life, yung tamang motivation sa buhay, kinakailangan makinig ka sa isang reliable na voice. Tuturuan mo ko ng ganito, wala nang nangyari sa'yo. Pwede siguro, lesson na lang. Pero yung primary source ng motivation mo, dapat reliable na boses. Gusto mo maging mananampalataya, nakikinig ka sa hindi mananampalataya. Gusto mong lumago sa spiritual life mo, nakikinig ka sa unspiritual na tao.
So napaka-importante nito. Kaya lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, mga kapatid, lalo na sa mga nagtuturo, wag lang tayong lecturer. Madaling mag-preach, madaling magturo. Ang daming mga resources ngayon. Ba't ang kailangan ng mundo, magaling kang lecturer kasi practitioner ka. Yung nilelecture mo, pinapractice mo. Mas powerful siya. At madalas, mga kapatid, mas pinakikinggan ko yung mga taong ganoon, kahit na hindi gaanong kagaling magsalita, pero kita sa gawa, power yon. Mas nakaka-motivate siya. Paano mo ginawa? Ano nangyari? Paano ka nakapagpatuloy? Ganito ang gagawin. Kapatid, listen to a reliable voice. Second, mga kapatid, verse 17. This is my son whom I love, and with him I am well pleased. Pangalawang katangian, mga kapatid, ng reliable na source. Listen to a reliable validation. Ito, kapatid, importante to. Listen to a reliable validation. Tamang boses, tamang validation, reliable. This is my son whom I love, and with him I am well pleased. Pag sinabing validation, mga kapatid, it is the action of checking or proving the validity or accuracy of something. Pinuprove mo yung accuracy ng isang bagay. Kaya hindi lahat ng tamang sinasabi sa'yo, ikaw yun. Iwasan mo, kapatid, na nai-encourage ka sa isang bagay na hindi naman. Okay lang yan. Pasira na ang buhay ko, okay lang. Okay lang yan, maging unfaithful ka paminsan-minsan. Basta huwag ka nahuhuli. Total, mahal mo pa rin naman eh. Okay lang yan. Andap-andap ka lang kay Lord. Mahal ka pa rin naman ng Panginoon eh. Napansin mo, mga kapatid, pinakinggan mo ang isang kasinungalingan. Ang hirap nun, no? Akala mo tama yung sinabi sa'yo, pero dahil akala mo minotivate ka, tinuloy mo yung pangit ng pamumuhay ngayon. Kaya dapat, kapatid, reliable yung validation. Kaya nga sa Bible, mga kapatid, sinabi sa Isaiah chapter 9, verse 6, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God." Kaya nga, mga kapatid, yung Mesayang yon, tatawagin na anak ng Diyos. Kaya nga, pagdating sa baptism, may ganun. Mark chapter 1, verse 1, the beginning of the good news about Jesus the Messiah, the Son of God. Napansin mo po, nagkatagni-tagni siya. Ibig sabihin, hindi bola to. Totoo, mga kapatid, na talagang siya yung anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Listen very carefully, brothers and sisters. Hindi lahat ng naririnig mo na maganda sa pandinig mo ay paniniwalaan mo. Ulitin ko. Hindi lahat ng naririnig mo na maganda sa pandinig mo ay paniniwalaan mo. Lalo na kung hindi naman totoo. Nung in-interrogate ng CIA, ng FBI, mga kapatid, yung isang serial na rapist, sabi niya, paano ka nakakapang-rape? Paano mo nagawa yan sa mga babae? Alam niyo po, sabi niya ganun, pag daw may nakita siyang girl na malungkot, o kaya sinasabi niya ganun, pag sinabi niya, ang ganda mo, yan, sasabihin pag sinabi daw, ah, thank you, ayan eh. Hindi niya daw gagalawin yon. Hindi niya makukuha yon. Bakit? Matibay yung paniniwala niya sa kanyang sarili. Hindi mabubola. Pero daw pag sinabi niyang, ang ganda mo, tapos sinabi, hindi nga eh, hindi nga ako maganda eh. Sabi ng nanay ko, hindi ako maganda. Sabi ng tao, kita ko sa sarili ko, hindi maganda. Eto na, kuha na yon. Sasabi niya, hindi, alam mo ba maganda? Ang ganda-ganda mo nga eh. Alam mo, yan nga ang ano eh. Yan nga, marami nagkakagusto sa katulad mo. Ngayon, mamomotivate na siya. Ang ganda-ganda ko. Siya lang nagsabi sa akin nun. Grabe. Ang dami nagsabi, hindi. Tapos ito lang nagsabi, mamaya dyan, huli na daw siya. Kasi bubulahin niya lang. Napansin mo, minsan, paano maganda, hindi ka naliligo?
Dahil masyado kang naano sa sarili mo, masyado kang mababa na tingin mo sa sarili, tapos di ka naghihilamos, muta-muta, tapos sasabihin, ang ganda mo, ay maganda pala ako. Okay naman yun, kung totoo, mag-aayos ka kasi. Kaya lang ginagamit yan ng demonyo, mga kapatid, maniwala ka, dapat totoo. Hindi lahat na naririnig mo na maganda sa pandinig mo ay paniniwalaan mo. Lalo na kung hindi totoo. Ang tawag dyan, false prophecy. Galit siya ng Panginoon dati sa kanila na may gagawin na disiplina ang Panginoon or punishment sa isang bansa. Kaya lang nagpipreach si Jeremiah. Kaya nga weeping prophet siya. Kasi pag nagsasalita siya, pinipersecute siya. Tapos yung mga false prophet, hindi totoo yan. Hindi galit si Lord. Kumagawa ka na ng kalokohan, hindi pa galit si Lord. Kapatid, sa kabilang banda naman, dapat mga kapatid, huwag mong paniwalaan yung negative na sinasabi sa'yo, lalo na hindi naman yun yung sinasabi sa'yo ni Lord. Nakuha mo kapatid, hindi ka naman yun eh. Hindi naman ganun ang pagkalikha sa'yo ng Panginoon. Sadyang inggitero lang yung mga tao, minsan huwag ka maniniwala dun. Wala na mangyayari sa buhay mo, pag nag-Christian-Christian ka, pag nag-born again ka, ano paano man mangyayari, hindi naman yung sinabi ng Panginoon. Alam mo, wala kang silbi. Ganyan ka na kasi. Tanda mo kapatid, lagi, kapag may gumaganyan sa'yo, tatanda mo to, walang maganda sa mata ng isang taong insecure. Kahit na anong kulay ng buhok mo, pangit ka pa rin, maniwala ka para sa kanya. Kahit na anong pagtitino mo, masama pa rin ang ugali mo. Walang maganda sa mata ng isang taong insecure. Kaya kapatid, huwag mong paniniwalaan yun. Yung voice na paniniwalaan mo, yung validation na paniniwalaan mo, kapatid, ay hindi salita lamang ng kung sinong tao. Dapat mga kapatid, mas maniwala ka sa salita ng Panginoon that you are fearfully and wonderfully made. Na kapag ikaw ay nasa Panginoon, kapatid, nasa iyo, ikaw na ang may buhay na ganap at kasaya-saya. Kaya hindi ka kawawa kapag nakay Lord ka. Kasi yung buhay mo, ganap at kasiya-siya, sabi sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it more abundantly. Sino nagsabi na kapag si Jesus ay nasa akin, wala akong kwenta. Pag may nagsabi sa iyo na wala kang silbi, pero si Jesus ay nasa iyo, maniwala ka kapatid, si Jesus ay nagbigay na sa iyo ng buhay na ganap at kasiya-saya, kaya ang buhay mo ay hindi kawawa. Hindi ka kawawa, ikaw ay kahanga-hanga kapag ikaw ay nasa kay Lord na. Come on! Hindi ka kawawa kapatid. Kasama mo si Lord, paano ka kawawa? Hindi ka kawawa. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka kawawa. Kaya nga napaka-importante ng tamang motivation. Alam niyo po ba mga kapatid that there are three main types of motivation. Pag sinabing motivation, may tinatawag na extrinsic motivation. Ibig sabihin, ito yung galing sa outside na motivation sa'yo. Halimbawa, social recognition, bibigyan kita ng trophy ha, kapag o kaya may premyo. Halimbawa, nakita mo, bilyon yung premyo, milyon yung premyo, namomotivate ka ngayon, nagawin yung bagay na yun. Extrinsic motivation. Yung intrinsic motivation naman, mga kapatid, na mo-motivate ka na magbuo ng isang puzzle. Halimbawa, mahirap. Gusto mo ma-resolve yung mga problemang yon. Intrinsic motivation. Yung pangatlo naman, mga kapatid, na bagong-bago ngayon, ito yung tawag na domestic motivation. Alam nyo ba, sinabi ng mga pag-aaral, importanting motivation daw ito. Makinig ba yung dito? Importanting motivation daw ito sa isang tao. Pag sinabing domestic motivation, galing sa pamilya. Bakit ka nagtatrabaho? Para sa pamilya. Bakit mo ginagawa ito? Para sa pamilya. Napansin mo po? Napaka-importante ng tamang motivation. Saktong-sakto! Verse 17, and a voice from heaven said, this is my son, whom I love, and with him I am well pleased. Kanina po, si JC nagugutom. Tapos, pilit na gustong bumili dyan sa, hindi naman masama kung may baka may potato corner dito. Sabi ko lang, wag ka muna kakain yan kasi nakaputi ka tapos madudumihan ka. Pinagpipilitan niya. Pero sabi ko, nung binigyan ko na siya ng pera, hindi, ganito, ang daming dahilan.
Hindi nga, maghanap ka ng pagkain na hindi masyadong magkukulay dito kasi mamaya, dumi dito mo. Mamaya ka na kumain nun. Sabi ko, yung hindi mo na masyadong madumi. Eh mamaya dyan, tumahimik, bumaba naman. Pero na parang naiinis na ako. Pagbalik niya ito, ganito yung binili niya, yari sa akin to. Nagpipris pa naman ako, pambihira. Pero alam niyo, nung papalapit na siya, tinitignan ko yung dala. Ako, mukha yatang ano to. Yung madumi, yung mamamansya yata to. Pero alam mo, nung malapit na siya, sasabihin ko, nabili niya man o hindi, yung gusto ko, still anak ko pa rin siya. Nakuha mo yung kapatid, hindi magbabago yun. Kukurik ko pa rin siya, pero hindi dahil sa simpleng pagkakamali niya, itatatwa ko na siya. Alam mo kapatid, ito yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Ito yung sinabi ng Ama, "This is my son whom I love, and with him I am well pleased." Napaka-importante ng dahilan mo, napaka-importante ng motivation mo. Sa isang tao, uusad ka dun eh, may itatama yung direction mo sa buhay. Kaya sinabi ni Rick Warren, "Being reminded about the incredible power of God's love and living as He intended is the most powerful motivation to change. This is my son whom I love." Mahal pa rin ako ng tatay ko sa langit. Anak niya pa rin ako nung maganda ginawa ko. Pero nung sumablay ako, still anak pa rin ako ng Diyos. Kaya ko pa rin bumangon kasi hindi nagbabago yun. Kapag malinaw sa iyo kapatid, yung grasya ng Panginoon at pagmamahal ng Panginoon, walang dahilan para hindi ka magpatuloy sa Kanya. Kasi alam mo, mahal ka ni Lord. Nung makasalanan ka nga, minahal ka ng Panginoon eh. Ngayon pa kaya na nagpatuloy ka sa Kanya at anak ka na niya, iba lalo kapag anak ka na ng Panginoon. Yung makasalanan nga, minahal ni Lord. E di yung anak niya rin, mahal niya yan, ano man ang mangyari sa iyong buhay. Kaya maniwala ka kapatid, sapat yung pangako sa iyo ni Lord, sapat yung relasyon mo sa Panginoon para magpatuloy ka. Ano man ang kalagayan mo, mahal na pahal ka pa rin ng ating Panginoon. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Then a voice spoke from heaven. Sabi sa Easy English Version, which said, "This man is my son and I love him. He makes me very happy." So how to prepare like a champion? Napaka-importante ng right motivation. Because motivation is the gasoline that may push you to greatness. And it allows you to become successful in life. Yan ang magtutulak sa'yo, kapatid. Para sa kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Para sa iyong pangarap. Sabi po ni Zig Ziglar, sinabing considered the number one motivator in America. People often say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing. That's why we recommend it daily. Tama nga kapatid, ang motivation hindi laging nandyan. Tama yun. Kaya nga, katulad ng pagligo, hindi ka laging malinis. Kaya dapat, lagi ka maliligo. Ganon din sa motivation. May magdidemotivate sa'yo. May mga boses na maririnig ka, may mga pangyayari na magpapababa sa'yo na magwawasak sa'yo. Kaya nga kinakailangan, dumadalo ka, sumasama ka sa mga tao na kung saan tamang boses, may tamang boses at tamang validation sa'yo. Kasi kailangan natin ng motivation. Sabi ni LeBron James, na kung saan maraming mga napatunayan niya, hindi man siya pinakamagaling sa panahon ngayon, pero pwede rin. Sabi niya, "I do have motivation. A lot of motivation." Sabi niya ganun, "I do have motivation. A lot of motivation." Kung gusto mong malayo ang marating mo, kung gusto mong marami ka pang marating sa buhay, kapatid, napaka-importante ng motivation sa'yo. I-demotivate ka ng mundo. Maraming mga tao magsasabi, wala kang kwenta, kawawa ka naman, wala kang nanay, wala kang tatay, wala kang honor, mahirap lang kayo, matanda ka na, o sobrang bata ka pa, mga kapatid. Makinig ka kasi sa tamang boses. At makinig ka sa tamang validation. Makinig ka higit sa lahat sa salita ng Panginoon. Kapag nakikinig ka sa salita ng Diyos,
You all have the reason, kapatid, na magpatuloy. Ito ang tamang pinanggagalingan ng motivation ng mga mananampalataya. Hindi ka susuko. That's why sinabi ni Stephen Furtick sa kanyang libro na Crush the Chatterbox. Kapag may mga nagcha-chatter sa'yo, gumaganong-ganong sa isip mo, na hindi naman tama, sinabi niya dito, the voice you believe will determine the future you experience. Yung boses na pinakikinggan mo ang magdi-determine kung ano magiging experience mo sa future. Paniwalaan mo, kapatid, yung sinasabi ng Panginoon, dahil yun ang masasandigan natin. Walang iba. Pag sinabi ni Lord na mahal ka niya, mahal ka niya. Pag sinabi ni Lord na patatawarin ka niya, patatawarin ka niya. Pag sinabi ng Panginoon, didisiplinahin kita dahil mahal ka niya, huwag mong isipin na namumuhi sa iyo ang Panginoon. Part ng pagmamahal sa iyo ng Panginoon para makabalik ka at lalo kang umayos sa buhay. Ang importante, kapatid, may relasyon kayo sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa kanya, this is my son whom I love and with him I am well. Please, pag anak ka ng Panginoon, hindi magbabago yon. Mahal ka pa rin niya. At sapat yun, kapatid, para magpatuloy tayo sa ating buhay. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. I will end with this, kapatid. Sana huwag mong mamiss ito. How to prepare like a champion, number 4. Sinabi natin, importante ang kapangyarihan. It must be godly, orderly, and truthfully. Napaka-importante ng power na ito. At panglima, mga kapatid, napaka-importante ng right motivation. Listen to a reliable voice and listen to a reliable validation. Before I end, mga kapatid, last week, habang hinahanda ko ito, may ini-impress sa akin ng Panginoon na tinitignan ko yung mga bagay-bagay sa paligid. Alam mo, mga kapatid, may biglang phrase akong nakita. At habang nagbabasa ako, sunod-sunod, ganito yung sinasabi. Listen, powerless is worthless. Powerless is worthless. Kapag wala kang kapangyarihan, wala kang silbi. Kaya ayaw ni Lord. Hindi, Christian ako, hindi nga eh. Kapag Christian ka, may power ka eh. Ayaw niya. Bakit? Powerless is worthless. For example, yung appliances mo na binili mo nung New Year, nung Pasko. Kapag walang kapangyarihan yan, worthless yan. Sayang ang bili mo kung walang power yan. Lahat ng mga gadgets natin, mga kapatid, sayang. Yung mga pinagbibili natin kung walang, anong silbi niyan, di naman ginagamit. Kasi wala kapangyarihan. Mapa-gadget, mapa-appliances, mapa-tao. Kaya nga, Stephen Chucks once said, any church that operates in prayerless and powerless Christianity spend their days and years conducting dust-to-dust rites in the burial grounds. Kapag ang Kristyanismo natin, mga kapatid, nagpapatuloy tayo pero hindi tayo nagpa-practice ng spiritual discipline, prayerless, powerless na Kristyanismo, parang humuhukay ka lang, mga kapatid, ng paglilibangan mo. Ayaw ni Lord ng Kristyanismong prayerless at powerless. Kaya ultimo sa Panginoong Jesucristo, sa mga unang mananampalataya, napaka-importante nito. Kapatid, mahal ka ng Diyos, pero hindi niya hahayaan na powerless ka kasi ayaw ni Lord na wala kang silbi. May value ka, kapatid. Yung ganda ng mga gadget na ito, yung ganda ng mga bagay-bagay, hindi mo hahayaan na nakastock lang siya habang buhay. Hindi mo hahayaan yung binili mo na libo-libo o no milyon-milyon, dinisplay mo lang, hindi mo hahayaan na nakastock lang siya dyan kasi nga binili mo yan para magamit. Alam mo, may value yon. Gusto ko malaman mo, kapatid, may value ka. At huwag mong hahayaan na nakastock ka lang dyan. Move on. Magpatuloy ka. Ayaw ni Lord na nilalait-lait ka lang ng demonyo. Ayaw ng Panginoon, kapatid, na habang buhay, ginaganyan ka ng mga tao. Huwag mong panindigan yung mga boses ng mga tao na tila baga wala kang magagawa. Ikaw wala kang magagawa dyan sa kalagayan mo, pero si Lord mayroon. Don't be stuck in that situation na kung saan mamamaliit lang ang pangalan ng Panginoong Jesus. Nasa makapangyarihang kingdom ka ng ating Panginoon.
God wants you to give. God wants to give you His power. At makikita ng mundo, sinasamahan ka ng ating Panginoon. Huwag kang mamuhay na parang kawawa. Yes, mapagpakumbaba. Pero huwag kang mamumuhay na parang hindi ka nababangon, hindi ka naaahon, hindi ka na makakalaya. Don't live a powerless and prayerless Christianity. I want you to close your eyes right now. Sino sa atin ngayong oras na ito, kapatid, feeling mo matagal kang na-stuck? Sino sa atin, kapatid, pinaniwala mo na nga minsan sarili mo eh. Wala ka ng silbi. Mga tao nga sa paligid mo, ganyan na tingin sa'yo eh. Ganyan na tingin sa pamilya mo, paninindigan mo pa. Kaniwala dun. Niwala ka kay Lord. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Mahal ka niya. Naniniwala ko na kaya mo narinig ang mensaheng ito. Sinasabi ng Panginoon sa'yo, kapatid, hindi pwedeng mastak ka dyan, anak. I will give you power para makabangon, para mabuo, para mapagpala ka at maging pagpapala ka. Sapat ang kapangyarihan ni Lord para mabuo ka. Sapat ang kapangyarihan ng Panginoon para makabangon ka. Sapat ang kapangyarihan ng Panginoon para magpatuloy ka. Don't live a prayerless and powerless life. Ngayong oras na ito, kapatid, if this is your first time na dumalo sa gawain ito bago tayo mag-pray ng kung ano-ano, kapatid, just give your life to the Lord. Surrender mo buhay mo kay Lord, baka yan ang kulang. Kapag submitted ka na sa Panginoon, kapag meron ka ng surrendered life sa ating Panginoon, maniwala ka, kapatid, mas magkakapag-operate ang banal na spirito sa iyong buhay. Because the Holy Spirit may become a resident but not the president. Pwedeng residente siya sa buhay ng isang tao pero hindi siya nasusunod. At ngayong oras na ito, if this is your first time and you want to give your life to the Lord, gusto mong sabihin, Lord, gusto ko po, Panginoon, maging highly motivated ako yung galing sa iyo, Lord. Kumunika kay Lord, kapatid. Have a personal relationship with the Lord. Doon mag-uumpisa ang lahat. If you want to give your life to Jesus, the Bible said, to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Pag-anak ka ng Diyos, kapatid, mas magandang tumindig, mas magandang makapamuhay, kasi alam mo, kapatid, anak ka ng makapangyarihan, pinakamakapangyarihan sa lahat. At maliwanag sa iyo, hindi ka tunay na kawawa. At ikaw ay kahanga-hanga. Give your life to the Lord. Mananalangin tayo ngayong oras nito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. If you want to give your life to the Lord, bibilang ako ng tatlo, kapatid, lift up your hands. Ngayong oras na ito, tanda na sinasabi mo, Lord, I want to give you my life, my all. I want to surrender my life to you. Are you ready right now? Lift up your hands. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, mananalangin tayo ngayong oras na ito. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I am a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Empower me. Save me. In Jesus' name, Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan, hindi ko sinabi yon, kundi sinabi ni Lord. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Yet to those who received Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God, John 1:12. Pag-anak ka ng Diyos, kapatid, lagi kang may dahilan para magsimula. Lagi kang may dahilan, kapatid, para ma-motivate ka. Mahal ka ni Lord. Mahal ka ng ating Panginoon. And for all of you right now, matagal na pinaniwala ka ng kaaway, matagal na pinaniwala ka ng mundo na wala ka nang magagawa, na parang stop na, parang huli na ang lahat. Hindi, kapatid. If you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. For all of you right now, and you want
to ask the Lord right now to empower you. Just talk to God right now. I will give you 1 minute. Just talk to our God right now. I-empower ka ng Panginoon. Para sa mga nangangailangan ng encouragement ngayong oras na ito, I pray, Lord, for your Holy Spirit right now. That you touch this heart, touch this broken heart right now. Touch this broken life in the name of Jesus. Lahat ng napagod, Panginoon. Lahat ng na-burnout, Lord. Lahat ng na-boring sa buhay, Panginoon. Lahat ng napuruhan ng mga maling salita, ng mga dead words, oh God. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, I speak, God, for healing. In the name of Jesus, Lord, heal this heart. Heal this mind. In the name of Jesus, ngayong oras nito ka pa rin. Buksan mo ang puso mo kay Lord. Aminin mo yung kahinaan mo. Aminin mo, kapatid, na mahina ka at kailangan mo ng tulong ng ating Panginoon. Aminin mo, kapatid, na na-demotivate ka, na-discourage ka. Aminin mo na nasaktan ka. Aminin mo na sugatan ka. At kailangan mo ng kagalingan mula sa ating Panginoon. Spirit of God, move in this place. The Spirit of the Lord is hovering in this place. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay nagmo-move sa lugar na ito ngayong oras na ito. In the name of Jesus, just talk to God right now. Just worship Him. Just talk to God. Aminin mo na kay Lord na kailangan mo siya, kapatid. Sampad in this place right now. Kinakausap ka ni Lord. Ina-affirm ni Lord na mahal ka niya, kapatid, no matter what. Di ka niya iniwan. Pwedeng ikaw at nang iwan. Lord, basagin mo po, Panginoon, ang puso na puno ng pride. Lord, I pray for brokenness right now. Mas maging bukas sa iyo, Panginoon. Para na sa kayo mabuo ang aming buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Healing is flowing right now. The hand of the Lord is touching you right now. In the name of Jesus, the Lord is healing someone right now. Receive it right now. May kapayapaan na dumadaloy ngayong oras na ito. May kinakausap si Lord ngayong oras na ito. Spirit of God, move in our midst in the name of Jesus. Oh Lord. Oh God. Oh Lord, in the name of Jesus. Come on, just talk to God right now. Just ask God to empower you right now. I believe that the power of God is flowing right now. Sapat para makausad ka. Sapat para magpatuloy ka, kapatid. Bahan ka ni Lord. Hindi niya hahawayaan na kawawa ka. Hindi ka kawawa. Kapag si Jesus ay nasa iyo, ikaw ay kahanga-hanga. Lord, winawasak ko lahat ng salita. Lahat ng itinanim ng diablo, ng mundo, sa kanya, Lord. We rebuke it, we renounce it right now. Bagong isip, bagong puso, Panginoon. Laman mo kaming magawa, may magagawa ka, Panginoon. Oh God. Oh God. Come on, for the last time. This place.
katulad ng sa ating Panginoong Jesucristo, gusto kong malaman niyo, mga kapatid, na mahal ka ni Lord. Marami mga tao nag-fail sa pagmamahal sa iyo, sa pagsuporta sa iyo. God will never fail you. Maaasahan mo siya sa panahon na lubog ka, sa panahon na ligaw ka, sa panahon na wasak ka, makakalapit ka ulit kay Lord. Salamat po, Panginoon. Ano't ano man ang mangyari, ikaw pa rin yung tatay namin sa langit, Panginoon. Na kung saan handang tumanggap sa amin, Panginoon. Sorry, Lord, sa mga pinaniwalaan namin na itinanim sa amin ng kaaway na hindi mo naman sinasabi, Lord. At ngayong oras na ito, hayaan mo po na mapuno kami ng word mo. Mapuno kami, Panginoon, ng motivation na nagmumula sa iyo. At mapuspos kami ng kapangyarihan mo, Panginoon. Father, in the name of Jesus, empower your sons and daughters, Lord. Sapat para mag-function kami sa buong taon na ito, Panginoon. We are fearfully and wonderfully made. Ang ganda ng pagkalikha mo sa mundong ito, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Hindi kami nag-exist sa mundong ito nang wala lang. We are fearfully and wonderfully made. Dalangin ko nga po yung power mo, Lord, na sumaamin para mag-function yung magandang mga nilikha mo, Panginoon. Salamat po sa kapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa motivation. Salamat sa pagsama sa amin at naniniwala kami, Lord. May magagawa kami para sa kaluwalhatian mo ngayon taon na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa magandang bukas. Sa iyo po ang pinakamataas na pasasalamat at papuri. Sa pangalan ni Jesus, lahat po'y magsabi ng malakas na amen and amen. Lahat ng in-empower ni Lord, mas empowered na palakpak para sa Kanya. Come on!